Hi, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. This day, I'm going to review and unbox the G-Shock 100BB1ADR. So, nabili ko siya sa noon. May so, mga kabayan dyan kasi madalas pag sinabi noon or so, sasabihin peke. May mga ways para malaman kung original o hindi. Actually, nagtanong kami dun sa mismong shop ng G-Shock dito sa Jeddah. Lahat naman ang tinanong namin, nung chinek namin yung item, okay naman siya. Tsaka, subok na namin dun sa sapatos, may binili kami sapatos, New Balance. Actually, yung kasama ko yung bumili. Nagandahan ako. Maganda to sa picture eh. Ah, pangit sa picture. Pero binili niya pa rin. Pero nung dumating, oh, ganda. Tapos, chinek namin kung legit. Legit siya. Para malaman nyo nga pala, pag yung item, in-scroll down nyo dun sa ano, makikita nyo dun ano, sold by nun. Yung pag sold by nun, ano yun, it's either item nila mismo, or kinuha nila sa iba. Pero legit kasi, para sa one, minsan, 100 reals lang, 200 reals, hindi naman nila sisirain yung pangalan nila eh, yung nun eh, kung para dun lang. So, ayun. Para malaman nyo kung legit o hindi. Pag sold by nun. Ito, dumating. Nun, baka naman. May po sponsored ng nun. Baka naman nun. Ito po. Ito po yung box. Binili ko siya, hindi siya para sa akin, para siya dun sa kaibigan ko. Sobrang bait kasi nito. Napaka-bless ko na marami akong kaibigan na mababait. Isa na nga ito sa sobrang bait. Pero sila, hindi sila bless sa akin kasi hindi naman ako mabait. The chart na. Deserve niya itong relo na to kasi since nung nag-uusap pa lang kami napapunta, na paalis ako ng Pilipinas. Ayun, pinangako ko na sa kanya yun. Kasi lagi ko siya nakikita nagsusot ng ano yun, ng G-Shock na pepe. Though hindi naman ito, ano, super expensive. Kagaya ng mga sinusot niya, kung original yan, pero hindi naman siya original. Pero yun yung talagang mga mahal na. Ito yung mid-range lang naman ito. Pero deserve niya na mabigyan ng ganito kasi una sa lahat, bless ako kasi maraming banting sa akin ng blessing kahit mahirap, mahirap dito. Ngayon, gusto kong maging channel of blessing sa kanya. Deserve niya kasi sobrang bait ng tao na to. Kahit lokohin mo, bulihin mo, hindi siya ano eh, maiinis ka na lang eh. Ikaw yung nabubuli pero ikaw yung maiinis kasi hindi siya nagre-react eh. Sobrang bait nga niya eh. Kaya, ayun. Napili ko na bigyan siya ng ano ng siya sa kaibigan ko na bigyan siya ng gantong gift. At napakatipid niya. Hardworking, napakatipid. Minsan chichirya lang ng inuulam noon. Ewan ko ba't ganoon katipid yung tao niya. Kaya hindi ka na magsusot ng peke. hindi siya yung pinakamahal pero at least original siya. Ayun nga. Pagpatuloy mo lang pagiging mabuting tao, pero hindi naman lahat lang yan sa pagiging mabuting tao eh. Basahin mo din yung Bible para mas lalo kang mapaganda. Kasi nandun ka na eh, pangat ka na eh. Pagpatuloy mo lang yan, kay Paring Nikki. Shoutout nga pala, Paring Nikki Mendoza sa Seoul. Napakabuting tao lang yan, huwag ka lang ingiti ha pre. Hindi nyo na ako makikita sa video kasi i-review ko siya, tsaka i-unbox ko siya. Sa rare cam. Okay? See you guys. So, ito na nga. Ito yung box niya. Bali yung box niya. Siguro kaya siya nakasale. Kasi siguro baka hindi siya nabibenta. Kasi makikita natin sa box medyo ito.
may damage. Siguro isa siya dun sa mga hindi nabebenta. Kasi nga medyo mid-range lang naman siya. Kalimitan ng binibili dito yung mga mamahalin talaga. Sa loob ng box niya, let's see, module, siguro manuals, and instructions about dun sa ano, ang kapal niya. May iba't ibang language. Ayan. Tsaka ang nakalakip ay ito. International warranty. Naka-plastic po. Hindi ko na lang muna bubuksan. Sa loob ng box ay wala yung relo. Scam pala, no? Hindi, ito. Sa loob ng box, nandito yung ano niya. Ba tawag dito? Can? Natin. Bali, iba din siya dun sa mga nakita kong can dati. Kasi ito, kahit yung mga letters niya, kita nyo, black din siya. Almost. Nakadark. Nakadark yung ano niya. Iba nito, silver, white, ganun. Kasi alam ko may kinalaman to dun sa mismong design din. Napaka-unique. Ito. Loob ng box. Uy, ang dami. Ito siya, yung relo. Ito. Ayun. Siya. Siya. Kita nyo ba? Kuitin kami. Ayan, ayan siya. Bali, selyadong selyado. Pati yung ano nyo, bakal niya. Bakit? Selyado siya. Itamili muna natin yung box. Okay. Set-set muna natin. Ito siya. May tag siya. Price tag. Bali, ito yung model niya. Ayan o. G100BB1ADR. Resin armband siya, hindi siya rubber. Kasi mid-range nga lang siya. Tapos ayun nga. Yung glass niya, kita nyo naman, oh, ganda ng design. Tsaka yung kulay niya. Kita natin yung matte black. Favorite na kulay ito ni paring Nikki. Kaya ito yung napili ko eh. Tsaka bagay na bagay, napakasimple nung relo. Makita nyo siya. Simple. Kagaya ng pagbibigyan ko, napakasimple yung tawa nun pero solid. Parang itong relo. Hindi siya mamahalin. Pero pagka yung mahal mo, mahal, may mahal na iba. Umugot eh. No? Hindi, joke lang. Ito siya. Analog, tapos meron siyang digital. Nagre-request siya ng ganun eh. Pambira, nag-request pa yun, bibigyan na lang eh. Overall, sa dating pa lang, sa unang bukas pa lang, kitang-kita nyo na. Napaka-simple niya pero parang elegante siya, tignan. Gawa nung kulay na din siguro. Makikita natin dito, wala siyang numbers. Tsaka yung buttons niya, compared dun sa iba, kalimita, usually silver kasi ito eh. Ginawa din siyang black. Ayan o, kita nyo. Black din siya. At ang alam ko dito din, ito hindi ko na natatanggalin yung plastic. At tanggalin na nga natin. Unboxing nga eh. Yung buckle niya, ayan o. Yung buckle niya, ginawa din black. Usually silver din yan. So, parang 100% na black na sana siya. Hindi lang pwede yung kamay siguro. Kaya napakaganda ng design, unique. So, ayan, nakikita natin yung kamay. Mga kamay ng... Hindi yung kamay ko, pangit yung kamay ko. Yun nga, wala siyang numbers. At alam ko, tong ano na to, kamay na to, may makikita yung white. Glow in the dark siya. Mamaya papakita natin pag pinatay natin yung ilaw. So, ayan yung mga pindutan niya nga dito.
mga ano siya, itim din. Yung glass niya nga pala, made of mineral glass. Hindi siya acrylic or plastic kasi mas cheap yung acrylic tsaka plastic eh. So, sabi nila, mas more scratch resistant tong mineral glass. Pero hindi siya yung nasa high end. Mid-range lang kasi ito eh. Kaya, ayun ito. Ayan yung mode niya. Kung gusto natin iset yung time. Mode. Ayan. Sabi nga pala dun sa G-Shock, dun sa shop. Ganun daw yun, pagtunog. Pag kasi kung peke, iisa lang daw yung tunog hanggang sa dulo. Pero pag pinres mo to, 4 to 5 times ata. Tignan natin. Tsaka yung ano niya, yung tunog niya talagang matinis. Ayan yung pinakadulo. Tik! Tapos ito, yung set niya, yung pang, sa analog niya. Kung gusto nyo iset yung analog, pindot, long press nyo lang itong sa taas. Ayan o. Yun nga lang yung downside sa kanya. Kasi pag magsiset ka nyan, kailangan mong paikutin ng paikutin, parang yung ginagawa ng jowa mo sa'yo. Hindi, joke lang. Paikutin mo siya para marating mo yung gusto mong oras. So, kailangan mo maghintay. Di ba? Kasi, worth it yung mga babaeng hinihintay. Oh, ayan nga. Ayan nga. Tapos na tayo sa mga visual and... yung ilaw naman. Ah, bali ano siya? Ito nga palilikod niya. Lagay water resistant. Up to, alam ko, up to 200 meters. And shock absorbing structure. And magnetic resistant din siya. Okay. So guys, papatayin na natin ngayon yung ilaw para makita natin yung ibang pictures niya. So ayun nga, pinatayin na natin yung ilaw. Patayin ko kung na itong isa. Ah, makikita niyo siya. Kikita niyo ba? Nafo-focus ba ng cam? Hindi, no? So, makikita nyo siya, ayan nyo. Yung mga kamay niya, umiilaw na. Shining fingers. Tapos ito, pagka pinindot natin yung sa lower right, ayan siya. Ayan. Ayan natin. Hindi siya nabukas ng kami eh. Ayan o. So ayun nga, sa ilaw niya. Ito naman yung size niya. Hindi siya yung bulky, yung normal na bulky. Hindi rin siya yung kasing liit ng baby G. Nasa gitna lang siya. Sakto lang siya. Diba? Pwede siyang pang formal. Pang formal, pang harabas, kasi shockproof naman siya, di ba? Ganda, di ba? Ganda ng design niya. Ayan o, kulay itim o. Pero siguro magiging sakit nito. Hardworking yung kaibigan ko, iba magasgas yan. Pero okay lang yan. Ang ganda niya o. Ganda niya, di ba? Napaka-simple, pero mukhang elegante. So, ayun nga, doon na lang itatapos. Sana may naitulong ko sa inyo sa pagbili, sa mga ganong online, at kung paano i-check. Ganun din, manatili tayong mabuhay sa mga Pilipino na tatrabaho sa ibang bansa. Isang mahirap na danasin yun kasi malayo ka sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay, pero na tili lumalaban. Kapit lang at
magtiwala tayo sa Panginoon. Sige, hanggang dito na lang sa kumpare ko, parang Miki, manatiling mabuting tao at may kinikilala ng Panginoon. To God be the glory. Bye po. Nakalimutan ko nga pala, kung nagustuhan niyo yung videos or may gusto kayong ipa-review, pag meron ako nung item na yun, o kaya i-donate niyo kung gusto niyo, please like the videos. Mag-comment na rin kayo and please subscribe to my channel. Thank you.